pagbuo ng mga hugis na simetriko, alinsunod sa ibinigay na simetrikong linya o line of symmetry. Math 3, Quarter 3, Week 7. Sa nakarang aralin ay natutuhan mo ang pagtukoy ng mga bagay at hugis na simetriko o symmetrical figures sa pamamagitan ng pagguhit o paglikha ng simetrikong linya o line of symmetry gamit ang mga broken lines. Sa aralin ito ay matututuhan mo ang pagbuo ng hugis na symmetrical figures alinsunod sa ibinigay na line of symmetry. Tignan natin ang larawan na nasa screen. At makikita nyo rin yan sa inyong mga module. Anong larawan o hugis ang nabuo o mabubuo? Kung makikita natin, ang larawan B ay ang broken lines na iginuhit kapareho o kasing hugis ng nasa larawan A alinsunod sa ibinigay na line of symmetry. Makikita sa larawan C ang kabuuan ng larawan A at larawan B. Sa pamamagitan ng pagguhit ng kalahating bahagi, makikita na ang hugis na nabuo ay isang pentagon. Tignan natin ang ilan pa sa halimbawa. Ang kalahating bahagi na iginuhit sa pamamagitan ng broken lines ay kahugis din ng kalahating bahagi nito. Ang mga bahaging ito ay tinatawag na symmetrical figures. Kumuha ng lapis at papel at sagutan ang sumusunod na gawain. Iguhit ang kalahating bahagi ng bawat larawan. Alinsunod sa ibinigay na line of symmetry upang mabuo ang larawan. Tukuyin kung anong hugis o larawan ang nabuo. Number 1, number 2, number 3, number 4, at number 5. Sa number 1, ang mabubuo natin ay letter A. Sa number 2, happy face. Sa number 3, Crayola. Sa number 4, dice. At sa number 5, number 8. Para naman sa gawain sa pagtatuto bilang dalawa, sa inyong kwaderno, iguhit ang kalahating bahagi ng bawat larawan sa ibaba upang mabuo ang larawan. Gamitin ang simetrikong linya o line of symmetry upang matukoy ang hugis o larawang nabuo. Number 1, number 2, number 3, number 4, at number 5. At ang mabubuo mo sa number 1 ay garapon, sa number 2 bulaklak, sa number 3 bituin, sa number 4 mansanas, at sa number 5 kampana. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, tulungan mo si Anthony na gawin ang kanyang proyekto sa sining. Isagawa ang proyekto sa pamamagitan ng mga hakbang na nasa ibaba. Pangalan ng proyekto, disenyong simetriko, mga kagamitan, lapis, crayola, papel, pandikit at gunting. Number 1, maghanap ng bagay o gamit sa loob ng inyong bahay o tahanan. Number 2, iguhit ito at kuhita ng simetrikong linya o line of symmetry. Number 3, kulayan ang kalahating bahagi ng larawan na iyong inuhit. Number 4, gupitin ito sa bahagi kung saan nakaguhit ang simetrikong linya at idikit ito ng magkakiwalay sa inyong kwaderno. At dito nagtatapos ang ating aralin sa week 7. Pagmasdan pa natin ang ilan pa sa halimbawa ng mga figures na may line of symmetry. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Hanggang sa muli!